Yo, yo, yo! What's up? Welcome back dito sa aking YouTube channel. And in this video, ipapakita ko sa iyo yung 7 paraan kung paano ka makakapag-scale ng Facebook ads. Scaling Facebook ads is not all about increasing the budget, alright? So, it consists yung mga multiple ways or strategy para mas ma-optimize, diba? At maging converting at maganda ring results na makukuha mo sa campaign mo sa paid ads. So, in this video, pag-uusapan natin yon step by step. And before that, magpapakilala muna ako sa iyo. My name is J. Gregorio. Naka-base ako dito sa Cavite 2015 nung ako'y nag-abroad and 2016 nung umuwi ako dito sa Pilipinas. And after that, I tried multiple businesses. May mga business na naging successful, may mga business din na hindi naging successful. Ang pinaka-importante is hindi tayo sumusuko sa mga bagay na gusto nating makuha. And right now, I'm very passionate sa pagtulong sa mga kapwa nating mga kababayan kung paano sila magpapalago at mag-scale ng kanilang mga negosyo. So, let's do this. Number one is test new look-alike audience. So, explain ko sa'yo, guys, kung ano ba yung look-alike audience na to. So, all you need to do is to go to your ads manager. So, kung hindi mo makita yung audience na to, type mo lang dito sa search and then search audience. Okay? Audience. So, dito mo makikita yung mga audience na to, like look-alike audience. So, paano ba magawa ng look-alike audience, Coach J? I-click mo lang to. And then, i-click mo yung look-alike audience. Here, click here. Tapos, dito, maganda dito, bibigyan kanya ng data. Okay? Kung ano ba yung gusto mong maging itsura ng look-alike audience mo. Okay? Saan ba yung manggagaling yung data? So, here, pwede ka mag-set ng source. So, example, custom audience. So, yung source ba na to is based dun sa mga audience na ginawa mo na before. Pwedeng ito yung mga taong bumili na sa'yo, pwedeng mga taong pumunta dun sa website mo, or pwedeng yung mga taong nag-engage dun sa fan page mo, sa Facebook page mo. That's possible. So, let's say ito. Click natin. Tapos, let's say, gusto ko yung mga taong nag-engage dun sa aking page para pwede to kahit na wala kang website talaga. Totally. Here, click mo lang to. Ayan. Facebook page. Tapos, click next. And then, i-select mo dito yung page mo. Let's say, search natin yung, ayan, Coach J, my, one of my page. And then, isa-set mo dito yung retention. So, sa retention, ito, depende naman to, but ako, masasuggest ko at least 180 days. Kasi pag 365 days, sobrang tagal na, no, much better yung mga bagong audience. Pero kung mga old audience yan, ang tingin mo, okay naman yung mga audience mo sa page mo, yeah, do it 365 days by default. Maximum na yan. Okay? So, dito tatanungin ka, events. People who engage. Ano ba yung mga taong nag-engage? So, ibig sabihin, it includes, yan, no? People visited your page or napunta dun sa page mo, taken an action dun sa mga posts mo, nag-like, nag-comments, nag-shares, and so on. Okay? So, ang pinaka-best talaga is everyone who engage with your page. So, yan na lang yung gamitin natin. Tapos, lagay natin dito, engage page 365 days. So, ayan. So, para meron ka ng data. And then, dito is optional, create audience. Here we go. And then, magkikreate ka na ng look-alike. Don't worry, kahit hindi pa nag-auto-populate yung mga audience mo na yan, Facebook is, ano naman yan, parang, once na nag-create ka, ano yan eh, yung data na yan is, nagpo-flow yan, tuloy-tuloy yan. So, nag-a-update yung data na yan. So, don't worry. So, click mo lang tong create look-alike audience. Tapos, engage page, ito yung source natin. And then, audience location. Let's say, Philippines lang. Pwede rin Asia. It's Asia na lang natin. Yeah, I believe not possible. So, ayan, here. Select all. Ayan. So, all country pala pag Asia. So, seselect yan. Tapos, dito, I really suggest 3 lang. And then, itong 3, pwede mong i-adjust to 5. And ito. So, 1, 3, and 5%. So, yung 1%, ang ibig sabihin lang nito, ayan o, nakalagay naman dito, 1% look-alike consists of the people most similar to your look-alike audience source. Okay, increasing the percentage, create a bigger and broader audience. Kung gusto mo talaga ng mga broad audience, much better na lakihan. Example here, 17 million, okay, yung estimated, then 34, move natin dito, so parang ganun lang. So, let's say 1, 2, and 5. Yan. So, tingin ko okay to. And then, create audience. Here we go. Then, papakita ko sa'yo mamaya kung paano mo magagamit yung audience na to.
Audience get rated, it includes 100 people in the same country. Alright, so close ko na lang. Then, just in case, so selected country na lang. Here we go. Create audience. And, yeah. Here we go. Meron na tayong audience. Tapos ito, populating. Ibig sabihin, nag-auto-populate pa yung data. Okay? So, but don't worry. So, soon, siguro, gamitin mo siya. Pwede namang mag-run ka ng ads, gamitin mo kaagad siya. And then, or mga after 2 to 3 days, saka mo siya gamitin. Pero, don't worry, kahit wala pa yan, auto-populate. At alam mo, maraming nag-engage dun sa page mo. Yeah, pwede mo siyang gamitin as soon as possible. So, isa yun sa mga way kung paano mo ma-scale yung Facebook ads mo by targeting yung mga kagaya ng mga existing audience na nagpunta na doon or nag-engage sa page mo. So, gagawin mo, punta ka sa ads, diba? Tapos, isa-select mo lang yung custom audience. So, madali lang naman yun. Okay? Next is you need to test new interest audience. Ito yung number 2, how to scale your Facebook ads. Sa Facebook kasi, hindi pwedeng naka-stick ka lang dun sa interest na tingin mong okay sa'yo at nag-work. So, once yung interest na yan ay nag-work sa'yo, okay, huwag kang ma-inlove dyan kasi may possibility na yung interest na yan magbabago-bago yan. Or pwedeng dumami yung mga competitor mo with the same interest. So, ako, masasuggest ko na mag-test ka ng new audience interest. For example, nag-test ka ng ito working sa'yo ito, ito yung brand ng sapatos. Okay? Let's say, nag-try ka na, meron ka sapatos, okay? Na shoe. Ang nag-work sa'yo is Nike. Okay? Okay, ang dami engagement, maganda yung response. So, let's say, itry mo naman yung Adidas. Okay? Itry mo naman yung mga other brands ng shoes. Diba? Word Balance, diba? FUBU, Fila, and so on. Also, yung mga luxury shoes, pwede mo rin yung itry. So, yung mga audience na yun, medyo malalaki yun. So, it depends din dun sa business mo. Okay? So, kailangan medyo align pa rin dun sa tingin mong bibili. Iba kasi sabi, huwag mo nang lagyan ng interest. It's okay, guys. Powerful yon, pero iba pa rin talaga kapag kilala mo yung mga taong, di ba, nagpupunta doon at nakakakita ng ads mo. So, yun yung number 2. Test new interest audience. So, number 3 is slow and steady 20% budget increase every single day or every 48 hour. So, basically, ganito lang yung kasimple. Punta tayo sa ads. Let's say, meron kang ads. Ito, isa lang to sa mga ad set ko. Sinelay ko na lang siya. So, let's say, okay yung conversion na to, you spend, ganyan, like, ako, I spend 7,000 sa specific ad set na to, campaign, and ito yung conversion, and then yung budget dito, budget, daily budget, is 1,200 per day sa isang specific campaign or ad set na to. So, ngayon, yung sinasabi ko na steady, okay, slow and steady increase, 20% ng budget is ganito lang yan. So, let's say, meron kang 1,200. Okay? 1,200, ilan yung 20% nito, guys? So, compute natin, 240. So, tomorrow or the next day, okay, plus 1,200. Okay? So, magiging 1,440. Maximum of 20% kasi kapag mga more than a 30%, 25%, medyo nabibigla si Facebook. So, yung iba nga 10% eh. So, 20, it's good. So, after 24 hours or after 48 hours, i-increase ko to sa 1,440. Slowly, no? Slowly, but surely. So, ganon. Pero, kailangan mong bantayan, guys. Example, nag-increase ka nga ng budget. Okay, let's say 1,400, umabot na yun ng 2,000. Pero based dun sa observation mo, tumataas yung cost per result. So, hindi naman sinabi na kapag nag-increase ka, hindi mo na pwedeng i-decrease or babaan ulit yung budget mo. So, nasa sa'yo yun. Okay? But, gawin mo lang siya every other day or every 24 hours. Hindi naman exactly kung exact time. Basta next day, ganun kung anong oras man yun. Alright? So, number 4 is use automated rules to scale your paid ads. So, balik tayo ulit sa Ads Manager. So, nandito tayo sa Ads Manager. Para makita mo yung rule na yun, guys, baka ngayon mo lang itong madidiscover or narinig, type mo dito yung rules. Ayan, lalabas naman dito, automated rules. So, ang goal natin dito sa strategy na to is to create an automation
dun sa pag-scale ng ads mo. So hindi lang to for scaling and so on, marami pa to. So click mo tong create rule, here we go. Tapos, ayan, mag-create tayo dito ng siguro audience, ito custom rule na lang kasi may mga default dyan eh. So custom rule na lang, here. So once na click mo na yan, so lagyan mo lang dito, let's say, increase by 20% after 48 hours. So para alam mo lang, then lagay mo anong campaign yan and so on, but optional. So apply all active ads. So all active campaigns, all active ads, so nasa sayo yun. So siguro active campaign na lang natin. Okay? Kung marami kang ad set, so here, select mo to. So yeah. So here, ang gagawin natin is the action. So dito merong turn off campaign. So ibig sabihin, i-off niya. Turn on campaign. Okay, send notification only. So dito, increase daily budget by once every daily. So wala ditong options na 24 hours, once every 12 hours, by weekly. Ayan. Siguro increase, ilalagay ko dito instead of 20, i-divide na lang natin. 10% increase every day. Yon. Okay lang naman yun, guys. So, here, maximum daily budget ka, pwede mong ilagay dito yung kung ano yung maximum budget niya per day. So, pwede kang maglagay dyan. Let's say, maximum natin is hanggang ma-reach niya yung 3,000. So, ngayon, condition. So, itong maganda sa rule na to, makakapag-add ka ng condition. Let's say, ang condition is yung results, cost per results, or CTR, kung ano man yung results, CPM, is greater than or less than, okay, or is between, okay, let's say, cost per result, mangyayari lang to kapag smaller than, let's say, maximum cost ko, CPP is 200. Ayan. So, dun mag-run yung condition. Kapag hindi, skip niya. Babypass na. Alright? Daily or continuously. So, make sure na daily lang to mag-run. Ayan. So, custom, ito pwede mo siyang iset. Siguro 12 a.m. I believe. Or custom. Yeah. Siguro, pwede natin ilagay dito. Pwede mo tong schedule, ayan, yung part na to. Tapos, from 12 a.m. to ganyan. So, pwede mo iset instead of 12 a.m., pwede mo iset yan ng specific hours. Like, gabi. Ayan. So, daily na lang natin. No worries. And then, notify mo yung sarili mo, of course, and then i-email mo rin just in case na merong changes dun sa araw. And then, all good na to, 10% increase once a day. Kapag less than 200 yung CPP, run. Okay, so magiging 24 hours na lang to. Okay? So, increase by 10%, then create a rule. So, ito, yung scaling na to, kahit na sa bakasyon ka and so on, di ba? So, hindi mo na siya ipoproblemahin. Okay? So, next tip is on number 5 is duplicate successful ad sets. Okay? So, i-duplicate mo lang. So, scaling to, di ba? Naka-ano tayo, naka-vertical. Okay? Yung kumbaga, naka-ganyan. So, ngayon, is ang gagawin mo is i-increase mo lang yung mga successful ad set mo dun sa ads manager mo. So, just in case may napansin ka dun sa ads manager mo, na let's say balik tayo sa ads manager, punta ulit tayo sa ads manager, and then napansin mo dun sa ad set is maganda yung performance. Okay, punta tayo dito. So let's say sa isang campaign ko na to na pinapakita ko sa'yo. So ito yung pagduduplicate ng successful. Ano ba yung successful, Coach J naman sasabi? Successful means nagko-convert. Okay, na-achieve niya yung mga numbers na sinet mo or yung conversion. Okay, ang gagawin mo, let's say here, yan, ay, ito, okay ito, 69 yung per purchase. Pero hindi ko alam kung today kasi ito nakaset. So here, paano mo siya gagawin? Ang gagawin mo is i-duplicate mo lang yan. So sometimes, okay, walang options na duplicate. Okay, I believe available ang duplicate kapag CBO, but kapag non-CBO, walang options na duplicate. So ngayon, ano yung gagawin mo? Instead of duplicating the ad set, okay, pwede mong i-duplicate ngayon yung campaign. So under this, ano na to, like 8 website purchase, ito yung CPP niya. So ang i-duplicate natin is the campaign. So punta ko sa campaign, tapos i-click ko to, alright? Itong number 8, yan, i-click ko duplicate. So pwede kang maglagay dyan, depende kung ilang duplicate, let's say 3 duplicate. And then, dito mo na ngayon, i-set. So, ayan na siya, naka-draft na siya. So, pwede mo na siyang i-edit.
Yan. So, pwede mo nang i-edit one by one. Tapos, isa-set mo lang ngayon yung, okay? So, dito, i-edit natin. Tapos, isa-set mo na ngayon dito, okay? Yung budget na desired mo. Yan, here. Dito mo na isa-set yun. Okay? So, kung tatlo yan, pwede ko mag-start like 500. Ako, I start always sa 500 minimum per ad set. Okay? So, yun yung tip ko sa strategy na to. Okay? Also guys, pwede mo rin gawin na i-duplicate yung mga unsuccessful na ad set or campaign mo before. So hindi naman kasi sinasabi na kapag unsuccessful na to, iba na yung data nito, hindi na siya performing, may mga time na babalikan mo yung mga ad set na to at ipi-filter mo specific dun sa range niya, yung data niya na naging performing to nung time na to. So balikan mo lang yun guys at siya yung i-run mo ulit. Kung tingin mong naging performing naman siya before, try mo ulit i-run. Di ba kung available pa siya at hindi mo pa naman nadidelete yung campaign na yon or ad set, try it, run mo ulit. So ako usually, ginagawa ko siya parang once every week. Naghahanap ako dati ng mga naka-off na ad set, campaign. And then pag nakita ko, before okay naman to. So nirun ko ulit and then nagiging performing ulit siya, nagiging high performing. So, yun yung Facebook guys. Hindi naman sa inok mo na siya, wala na siyang pag-asa. Okay, pwede mo ulit balikan 'yon kung naging okay naman siya before doon sa campaign mo. Alright? Next is automatically increase and decrease ad set budget based on the performance. Ito is part ng rules and automated scaling ng paid ads. So, dito sa paid ads makikita mo. So, balik tayo dito sa rule, okay? Search ulit natin rules. So dito, paano mo magagawang ma-increase and ma-decrease para hindi mo na poproblemahin yung pagbabantay ng scaling ng paid ads mo. Bukod sa meron kang ibang ginagawa, pwede mong i-maximize yung tool na to. Tapos dito, pwede ka na ngayon maglagay. Let's say, dito, okay, edit na lang natin yung kanina. Here we go, edit. Okay. So dito, naglagay tayo ng increase. Ayan. So, once a day. Okay? So, ang gagawin mo is, i-check natin, okay naman to. Ika-copy ko to. Ayan. Tapos, mag-create ako ng rule. Name it na decrease. So, ito naman is, papababain niya naman yung ads budget mo after 24 hours by 10%. Okay? So, dito. So, ang gagawin mo is decrease daily budget by 10%. So, same time, okay? So, magra-run siya daily. Okay? Dito is optional lang naman. So, dito, ang ilalagay natin is kapag mataas naman, spend is greater than, let's say 300. So, 250, nasa sa'yo yan. Let's say ang CPP ko is 300 up na. Okay? Nung 24 hours na nagra-run. Ang gagawin ng automated rule na to, okay, is i-decrease na yung daily budget by 10%. Yeah, hindi naman niya i-off. Okay? Decrease lang. So, run daily. Alright? So, easy lang. Diba? Tapos, gawin mo is, I believe, wala tayong nalagay dito ng required yata to. Budget ko. So, hanggang ano lang, hanggang 500. Alright? So, yun na yung minimum daily budget floor niya. So, kapag 500 na, hindi na papansinin yung decrease automation rule mo na to. Alright? So, here, create, and then, you are almost done. So, meron na tayong nagawa, decrease by 10% after 24 hours, increase by 10% after 24 hours, and then, nag-set ka dito ng okay, action and condition. It's like an basic automation, decrease daily budget by 10% if it's greater than spending or yung cost per result based dun sa sinet natin, okay, na kapag 300. Here naman, kapag yung cost per result is smaller than 200 pesos, yung cost per purchase, kung may website ka, kung CPM naman, cost per message, pwede rin naman, pwede mo hanapin yung ano na yung specific action, okay, or result na gustong makuha. Yeah, here, we'll start on April 8. So, mag-start siya today, mamaya 12 a.m. And yeah, ganun lang kasimple yung proseso kung paano ka
mag-scale ng Facebook ads mo. Okay, hindi lang basta-basta increasing the budget. So, may ginamit ka kanina na look-alike, nag-test ka ng different audience, nag-set ka ng rules, di ba? And so on. Hopefully, yung short video na to is makatulong sa'yo sa pag-scale ng Facebook ads business mo. It doesn't matter kung anumang strategy yan, ang pinaka-importante sa lahat, di ba? Kaya ka magiging successful sa paid ads mo is, una, di ba, nauunawaan mo yung numbers ng negosyo mo. Pangalawa, of course, yung produkto mo is tinatangkilik ng mga tao. Okay? So, kasi hindi naman magtutuloy-tuloy yung business mo or yung scaling ng business mo, ng ads mo, kung hindi naman satisfy yung mga taong nakakabili ng product mo. Alright? So, very, very important na i-consider mo rin yung product mo. Also, your fulfillment. Alright guys, I hope marami kang natutunan dito sa short video na to. Kung marami kang natutunan or meron akong na-miss, if you have anything question, let us know. Available yung comment section dyan sa ibaba ng video na to. Much better na mag-comment ka. So once again, don't forget to like this video, subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe so you will get notified pa sa mga next Facebook ads tutorial natin dito sa YouTube. This is Coach Jay. Make today a better than yesterday. Keep safe and I will see you on the next one. God bless.